parang job ko na nasa IT na talaga ako. So that was also the time when I started doing some study groups in TCS channel here on Discord, talking about SQL, about other data stuff. So ayun. Then afterwards, probably around May this year, nalimutan ko na yung creation ng page ko. Pero trip-trip ko lang din yung pagkawa ko ng page ko na yun. Yeah, that's how I started Josh Dev naman. So yeah, in a nutshell, parang naging challenge ko was really more of applying what you've learned. So that's doon mo makikita yung usefulness sa mga tech communities, and they'll, aside from, you know, aside from the learnings, you will also try to, you will also have an opportunity to really build your network. So para makakuha ka ng job, para makakuha ka rin ng mga sidelines mo or hustles mo, and eventually you get to build your own parang page na rin. Yeah, thank you everyone. Siguro summarize ko lang na yun nga, napakahalaga ng mga tech communities natin. And maybe since I come from another industry rin, I could, you know, feel the difference kasi dito sa communities natin na everyone, I mean, almost everyone is trying to help the members, the community members, to become better engineers. Eh. And, you know, and even, you know, trying to have other people get into tech, no? Easily. Parang talagang genuine yung pagtulong. Kasi in other organizations, in other industry that I've been to, hindi ganun eh. More on parang kanya-kanyang ano eh, kanya-kanyang forte na parang akin lang to. Bihira yung talaga nag-share na ng knowledge nila para to better the talent here in the Philippines. Parang iba, ibang-iba talaga yung nangyayari dito sa tech industry. So yeah, for everyone who's listening, who's currently watching, leverage communities, you know. Tapos pagka kayo na, medyo nandito na kayo, na naabot nyo na yung gusto nyo, kayo naman yung parang mag-give back. Kasi it's going to be a cycle. So yeah, thank you guys. So maybe moving forward, kasi marami pa tayong tanong. Maybe for each question, gawin natin mga 2 to 3 people yung mag-answer para hindi naman tayo mau pero maganda yung ano yung first question, maganda masagot na lahat eh, kasi it's more about the experience eh. But the next few, mga 2-3, let's move on tayo sa next question. So sige, siguro next question natin is, can you highlight a pivotal moment or experience that had a profound impact in your career in tech? Bigat to ah. Personal ah. Miss Universe yung mga to. Oo, pinag-isipan talaga. Anyone wanna go first? Siguro sa akin, Kuya Dev, is yun nga. It's really the founding of Filipino Development Peers. Because yun nga, as mentioned before by our fellow panelists, the first is, aside from, you know, doon tayo sa muna sa mastering the essentials, because when we founded Filipino Web Development Peers, ang dami kasing beginners din, mga fellow peers na starting din. And the first impact that it had on me is yun nga, nakakapag-reach out ako sa mga mentors, ayan, who are willing to teach the community. Yan, for example, si for team, he taught me WordPress. Ayan, so that's why in a lot of ways, yun nga, binibigyan niya ako ng mga career advices, pati mga personal, how to transition in adulthood, ganyan. No? So I met him sa community namin, si for team. So thank you, bro. And then, aside from that, yun nga, yung soft skills, because yung career naman natin, it doesn't always revolve around having these hard skills or technical skills. Eh. It also has to do with your soft skills. For example, yung pagkikipag-collaborate mo, yung teamwork mo, how you listen and how you talk with your fellow devs, paano ka makisama. So when I had the opportunity to co-lead the community, you know, with
guys like for team, yun nga nanonood ngayon si Patrick Policarpio and other admins, no. So that gave me the opportunity to, yun nga, to grow myself as a young student at the time, no. I was a fourth year student noon. Kakagraduate ko lang noong September 25 with the communication skills and collaborating with yung fellow peers in building the community para marami kang tulungan, no, ng mga students and career shifters in organizing these events. And it all stemmed kasi when I had the confidence in joining student organizations, other communities sa ground, no, so like Serve the People Corps Laguna, joining yun nga mga conferences, model United Nations conferences. So lahat ng mga soft skills ngayon nag-manifest siya when we're building the community. And that is why, no, yun nga, no, yun nga yung pinaka-pivotal moment ng para sa aking career. It's the creation of and maintaining the community that large. So, yeah, so back to you, Kuya Dev. Thanks, Jean. Maybe tanungin din natin si G. Tama, most pivotal na moment sa life, yeah, ng tech ko. Yeah. This is siguro, the moment. Ano, parang ganun. Kailangan mo na mag-flashback kung ano may mga nangyari sa buhay. Siguro, ano, yung time na naging, ano, speaker / Microsoft MVP. So, yeah, bakit siguro? Actually, wala talaga akong balak maging Microsoft MVP. I just want to share my knowledge, my learning sa mga nagsa-start pa lang as developer. Kasi, yun, may nakita ko kanina ang question, eh. Paano ba natin na-handle yung mga problem? So, as a junior dev, mahirap talaga. But, it's a matter of, ano, eh, pure passion din and, yun, to having the correct mentors. So, ayun, nung naging speaker ako or Microsoft MVP, I think this is the most pivotal way. Hindi ko alam na, wala, gusto ko lang magturo, gusto ko lang mag-speak. I'm very happy. It's very fulfilling for me na nakakapagturo ako sa mga aspiring developers. And hindi ko alam na nakaka-inspire na pala ako ng iba't ibang students. And they also want to be a leader and also want to be a speaker, not just keeping their knowledge to it on their own. Yan, like sina JP, so nasabi nga nila na noon pa lang na hindi ko alam na pinapanood na nila kami. And meron din ako mga mentors na kilala na nila ako ng una and then naging, mentees na naging mentee, na naging mentor nila ako. So, yeah, it's really fulfilling for me. And, yun, sabi ni Doc kanina, hindi lang naman sila yung natututo eh, sa atin. Natututo din tayo sa kanila. So, meron din silang iba't ibang knowledge. So, we also learn from them. So, nagagamit ko yung experience na yun in my tech journey. Kasi, it's not about development lang eh, sa tech. Or it's not about just the infrastructure. So, it's about the experience then na we learn from each other. So, yung mga na-experience nila sa kanilang career. So, pwede din natin magamit. And, yun, as a mentor, marami din ako natututunan sa mga iba't ibang tao. So, nagkaroon din ako ng insights na magaganda na nagamit ko throughout my career. So, yeah, I think, ayun, masaya talaga ako na as a speaker, as a mentor, as an MVP, na nakaka-inspire ako. So, naging pivotal talaga sa akin to. Kasi ito yung parang, hindi naman yung job ko yung nagbibigay sa akin ng parang motivation na magtuloy. So it's yung mga na-inspire ko na tao na yung nagbibigay sa akin ng motivation. So yeah, and that's why I'm continuing to teach and to develop stuff. So yun yung sa akin. Can I go next? Kasi I might have to leave. Yep. So well, maraming pivotal sa buhay ko. Kahit nung, I think the first one was nung bata pa ako. I keep telling this story na hindi ako binili ng Atari ng tatay ko. I don't know if you know what an Atari is. Ang binili niya was another computer that was like an Atari pero it had a keyboard. Apparently,
it had a programming language in BASIC. But anyways, I'm going to skip forward. I think the most recent pivotal moment sa akin was when I mustered the guts to learn a programming language na hindi tinuro sa akin. Kasi for the longest time, I was a data analyst. So ano bang alam ng data analyst? SQL, maybe a little bit of Visual Basic. And then I actually started learning JavaScript, PHP, and Python sabay-sabay, no? And then I realized they're all the same thing. Alam mo yun? Kaya nga minsan na natatawa ako in a good way, yung mga those starting out, they're so particular about the language. Ano unahin ko ganito ganyan? And I said, guys, it actually depends on who you will work for, no? Kung yung stack ng client mo Java, learn Java. So for me, that was the eye opener. And I remember I was on a plane to, naalala ko nun, I was still working in the corporate job to Ireland to attend a conference. And so my trip ako dun sa isang parang computer bookshop. And they had all of these computer books for sale, no? As in literally $10 lang each, 500 or less. So namakyaw ako, everything, C, C++, C#, lahat, inubos ko, Java. Pero ito yung mga little pamphlet type of books. I forgot the name eh. Para siyang for dummies na hindi. Brought it home. Bumigat bigla yung maleta ko. Puro libro. And started reading them cover to cover. Tried out all the templates. And after that, wala na eh. Parang after that, it doesn't matter what programming language you use. Depende na sa project. And that's how you know also, I would say, kind of a mature dev, you know, from the one starting out na very particular kung ano yung language. Kaya minsan hindi ko maintindihan since I was never naman parang I didn't start out as a dev. Lalo na yung mga JavaScript, I would call them jihads eh. Okay, versus React versus Angular versus Vue versus dati may Ember pa nga dati, Ember.js. Sabi ko, those are all JavaScript. Why do you, who cares? Tapos later yung mobile dev wars din, pero not as badly. And of course everyone hates PHP, but partida, PHP is one of the most useful languages I ever learned. No? In fact, marami akong nagawa sa PHP na hindi nagagawa ng mga office mate ko dati kasi they were doing it the manual way. Sabi ko, bigyan niyo ako ng Excel sheet and PHP, I'm gonna rule the world, sabi ko. Because between those two tools, you can do everything, no? Of course, databases. Yun din, isa pa yun. Postgres, MySQL, sabi ko. You know, it's the same thing with a few exceptions. Yung iba, may special features na ganito. So anyway, that was pivotal kasi that's where I also learned yung sinasabi ng mga legends, no? Like there was this video of Steve Jobs that said, don't start with the tech and force users to adapt. Start with what the user wants and then find out how the tech can help them. Don't wanna gets na parang oo nga, kasi everyone's trying to jam fit a project into a language na baka naman mali pala yung ginagamit mong language, may iba pala. And since super married ka dyan sa language mo, hindi ka makatalon. Ayun, yun lang. I just thought to share that. No? Yeah, thank you, thank you. Ilan ba sa atin dito career shifters pala? Yan, si Doc Ligot, si Josh, ako. So, 3? Di ba? Parang actually parang it follows yung parang naging ano dati naging study na parang ang dami ng mga self-taught na developers na akala ng mga tao na college graduate ka lang dapat talaga pumasok sa tech eh. So siguro ano lang ako mag-off script lang ako saglit. How important is it kasi lalo na sa Pilipinas there are a lot of tech graduates, pero not all of them are getting the jobs. So how important is it really for someone to get a degree to get the job? Di ba? Ano tayo? Hot take. Hot topic. Pero ano kasi, kailangan na natin i-real talk minsan kasi. Parang masyadong masyadong married ang mga tao dun sa idea of a degree eh, na marami talaga na o-offend pagka pinag-uusapan natin to. Di ba? So, I think, Siguro, ano, true.
ako parang gitna din eh. Kasi ako graduate ako IT, pero parang sa akin, di naman ako masyado na take as a core knowledge, fundamental na. Fundamental, oo, meron. Pero yung tipong mapapagmalaki ko na natutunan ko nung college, wala. Nami-miss ko nga yung teacher ko sa ano eh, sa... Sana nanonood si ma'am dito. Parang math na accounting yun, accounting. Favorite subject ko yun. Wala akong natutunan kahit isa. Yung teacher. Hindi kita makakalimutan. So, I mean, sa akin na personally, graduate ako pero okay naman. Napasa ko yung mga subject ko. Nag-aral din naman ako ng mabuti. Pero parang to the point na yung na-take ko dun sa overall overall 4 years, no? Mas marami pa yung na-take ko sa pagwa-watch ng tutorials nung college ako. Hands-on experience, yun yung pinaka na-take ko dun sa experience na yan. So yun yung sa akin, sa academic side. Then na-realize ko parang posible na makapag-land ng job kahit hindi ka graduate or something. Actually, tinuturuan ko yung wife ko, baka gusto niya, eh ayaw niya. wala akong choice, ayaw niya eh. So, ayun, ayaw niya. Then, yung ano naman, yung counterpart naman, no, na career shifter stuff. Siguro, agree ako na makakalan talaga ng job. Kasi, hindi talaga siya based sa, ano eh, sa kung ano yung natapos mo. Actually, may mga kilala din ako. Ako, junior lang, pero nung time na yon yung boss ko, career shifter. Wala pang career shifter. Siguro, nung time niya, wala pa yung group ni Kuya Deb, no? Pero nag-e-exist yung ganong concept. And then, ako, actually, ako gitna eh. Parang, then yung another side naman is yung business side of things. Na, for example, sa company namin dito sa Singapore, hindi sila, I mean, yung profile mo kasi, isi-send yan sa kliyente na, oh, ito ka, ito yung ano mo. Pero bottom line, wala din talaga silbi masyado yun, no? Pero as kliyente, as business, syempre, ang pipiliin mo, yung IT, yung CS, yung anything like. So, feeling ko dun lang siguro sila nagkakan. Di ako against sa boat, no? Pero, feeling ko yun lang yung masasabi ko. Kasi pag overall, client pa din yung magde-decide eh, kung iti-take nila tayo or kung hindi. Meron din ako kasama sa ano, sa Singapore ngayon, no, local Singaporean siya. Ang ginagawa niya business analyst, pero galing siya sa healthcare. So, may mga ganong instances. Pero hindi ko lang alam sa dev side kung particular sila. So, yun. Pero nag-exist siya kahit sa ibang country. Kagaya nung kasama ko ngayon. BA pero galing healthcare. So, yeah. Yun lang. Yun yung take ko. Thank you, JP. Hello. Sige, go. Pwede ko ba siya sagutin? So, I don't know if alam nyo. Actually, hindi ako graduate. Pero yung kinuha kong course is computer science. So, actually, yung pinunta ko lang talaga sa school is yung majors. So, yun, tinapos ko lang yung lahat ng majors. And then, pinasa ko yung thesis. And then, yun, wala na akong interest sa minors ko. So, and then, at first, nahirapan ako at first. Kasi, usually, inaano talaga sa Philippines is with degree. Eh. Yun yung around 2018. So, ayun, iniisip ko, I think kailangan ko mag-freelance. Kailangan ko mag-build ng skills and parang professional na experience. So, naisip ko, so ayun, napunta ako sa onlinejobs.ph. So nag-apply ako doon na na-hire ako sa isang British na
skincare company. And then, ayun, ano ako eh, WordPress developer ako nun eh. So, nag-revamp